Pagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang hamon ngayon sa mga mag-aaral, mga guro at magulang. Ang pandemyang COVID-19. Kaya naman, taong panuruan 2020 hanggang 2021 ay maraming nabago sa pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto para sa mga mag-aaral. Noong Agosto 14, 2020, inanunsyo ng kagawaran ng edukasyon ang pagdilipat ng araw ng pagbubukas ng klase mula sa ika-24 ng Agosto patungong ika-5 ng Oktobre. Nag-ugat ang nasabing desisyon sa pagbibigay konsiderasyon sa mga lugar na noon ay nakapaloob sa Moderate Enhanced Community Quarantine bunsod ng COVID-19 pandemic. Ang Deferred Blended Learning ay isang alternatibong paraan upang matuto ang mga bata sa gitna ng krisis habang sila ay nasa bahay. Bukod sa printed modules, ay iminumungkahi na isulong at ipromote ang lahat ng opisyal na plataforma ng DepEd. Kabilang na dito ay ang DepEd TV, DepEd Commons at DepEd Internet. Ito ay libre at madaling gamitin. Sa kasalukuyan ay maraming mag-aaral ang nanonood ng DepEd TV na nagkaroon ng dry run noong ika-5 ng Oktobre. Makikita at mapapanood ang DepEd TV sa bawat rehiyon. Pati na rin ang mga schedule ng mga aralin at episodes mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na ika-7 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi. Samantala, ang DepEd Commons ay isang learning portal na ganap na binuksan noong March 17, 2020. Sa pamamagitan ng platform na ito, ay maaaring mag-download ng reading materials, worksheet, puzzles, games at videos. Natuto ang mga bata at nag-e-enjoy rin sa paggamit nito. Meron ding DepEd Internet, isang free online tutorial para sa lahat ng mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron ding special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, at marami pang iba. Kabilang din rito ang Alive Program, Ads Program, at Sped Tutorials. Ito ay masusubaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-9 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi. Layunin ng Sulong Edukalidad ang magpatuloy ng sama-sama habang inihahanda ang sistema ng edukasyon para sa hinaharap. Haharapin natin ang bagong normal na ang paraan ng pag-aaral ay hindi maging isang pasanin para sa mga magulang, mga guro at mag-aaral. Ngunit isang pag-asa sa gitna ng krisis. Pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng kalidad na edukasyon at pag-aaruga sa bawat isa. Gayunpaman, patuloy tayong magtulungan at magkaisa sa hadhikain na isulong ang edukalidad para sa bata at para sa bayan.
Samantala, matutunghayan natin ang isang mag-aaral na benepisyaryo ng DepEd TV at DepEd Commons. Siya ay si Genesis, na nasa ikalawang baita. Kanyang ibabahagi ang kanyang mga naging karanasan sa pagkatuto. Kahalagahan sa kanya ng mga programa ng DepEd at ang kanyang pamamaraan sa pag-aaral ngayon na may pandemya. Siya ay itatampok sa Duterte Legacy Summit sa darating na Mayo. Abangan natin yan! Magkasabihan nga! Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Naniniwala ako na kahit anong hirap ng sitwasyon natin, maraming paraan upang matugunan ang pag-aaral ng bawat batang Pilipino. Mahalagang ipagpatuloy ang pag-aaral sa gitna ng pandemya dahil ang mag-aaral na may pagpapahalaga sa edukasyon ay nagiging matagumpay at uulad ang pamumuhay. Ako po si Jersey Genesis Fernandez Hangi, nag-uulat at nagsasabing, hikayatin ang bawat isa na isabuhay ang diwa ng bayanihan at mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po.